Pero yan na naman ang katanungan. Ang haba na ng kwento ko, pero balikan natin. Saan napunta ang pera dyan sa buildings na yan? Acquitted na. Kanino yung buildings na yan? Di kang sino may-ari yan? Di sina Marcos? Anong nangyari? Sino nagbenta? Ayan na naman. Umasok na naman yung pamahalaan na yan. Nasaan napunta yung pagbebenta ng apat na building na yan? Kaya tinatanong ko, sapagkat yan sa batas nila mismo, first yan kanilang executive order na pinamahan na nitis, mirain, biluin mo, kaunang-unang executive order number one. Number one, yung unang-una niyang pinirmahan. Kunin lahat yung mga ari-arian ng mga Marcos. Pero doon sa kanyang batas, executive order number one, number two, number 12, number 12A, kung gusto mo i-re-decide ko, mahaba na abutin tayo ng tatlong oras dito. Nakalagay doon, yung pera na kanilang makukuha dyan sa kanilang mga kukunin ng mga kayamanan ng mga Marcos, pupunta saan? Sa agrikultura. Mga kababayan ko, sa buong mundo at dito nakikinig sa amin, alam niyo, nakakapagod na talagang ulit-ulitin. Ngunit ngayon, kasi pinag-usapan ng agrikultura, at lahat tayo ngayon, halos ang kapitbahay na, alam niyo kung saan ako, kung bakit hindi ako makalabas sa bahay, nakikita niyo, ito yung aking altar. Nandito ako sa aking komedor. Nung isang araw, nung isang linggo, andun ako sa aking maliit na tanggapan, pero yung library ko na rin. Sapagkat hindi pwede tayong lumabas, naghihirap tayo sa panahon na ito. Hindi lang sa paghihirap na hindi tayo makapunta sa pagtatrabahuhan natin, kundi ang paghihirap natin ay paano tayo magpapatuloy ng ganitong buhay kung wala tayong makakain. Saan ba nanggagaling ang ating pagkain? Hindi naman yan nanggagaling sa corned beef, sa sausage, sa hotdog, sa bacon. Nanggagaling yan sa gulay, sa isda, sa bigas, sa manok, sa isda, at kung ano pang meron sa karagatan. Lahat ng perang nakuha nila for the past 35 years sa mga kanilang mga binenta na kanilang sinequester, saan napunta yan? Ba't hindi pumunta sa agriculture? Bakit ngayon yung mismong Secretary of Agriculture sinasabi niya, mangiyak-niyak na lang, andun na nga siya sa isang farm. Pinapakita niya kung paano magtanim. Anong sinasabi niya? Balik na kayo dito sa kabukiran. Magtanim tayo para meron tayong makakain. Anong pinag-uusapan ngayon sa Senado? Itong sa Senator Go, Bongo, anong sinabi niya? Sana lahat ng mga nagsisiksikan dito, mga tinatawag na informal settlers, nung panahon nung nakaraan, ang tawag nga niya, mga squatter, saan sila nang galing? Galing sa kabukiran, nagsasamantala na meron silang makukuhang trabaho sa Maynila. Pero hanggang ngayon, ganyan pa rin sila. Kaya sinasabi nga, bumalik na kayo sa kabukiran. Ilang beses na natin ito inulit. I started the radio program doon sa isang radio station. 4 years ago, yan na rin ang sinasabi natin. Balik na, ibalik na natin sila sa bukid. Kung ano man yung inaabot-abot dyan, yung tinatawag na 4 piece, yung tinatawag na pantawid gutom, ibigay sa kanila yan para meron silang kabuhayan, pwede silang magtanim, pwede nilang magamit. Lahat tayo nagbabanat ng buto at nagbabanat ng isip. Kung hindi man tayo manual work, mental work. Pero yan trabaho pa rin. Mas madali pa nga yung manual work, but minsan sapagkat sandali lang ay kagaya ng pagtatanim. Ang petsa, gano'ng katagal? Isang buwan, aani ka na. Ang kamatis, isang buwan, aani ka na. Ang ampalaya, medyo matagal. Kailangan gumapang pa kasi kung saan-saan pa magagapangin yan. Pero gulay, madali ito. Anong nangyayari ngayon? Na lahat tayo nagsasabi. Nakikita ninyo suko-suko, nagbibigay sa bahay-bahay. Isang bahay, ilang tao? 5? 7? 10? Isang supot, 4 na sardinas, 2 kilong bigas. Hanggang kailan yan? Para sa isang linggo. Samantalang, ang lawak-lawak ng atin sa kabukiran para tayo ay makapagtanim at makapag-ani. Nababanggit ko lang itong mga bagay-bagay na ito. Lahat ng kanilang mga kinuha at lahat ng kanilang binenta. Yun nga yung sinabi ko noong nakaraang linggo. Looking back for us to go to the future. Sapagkat marami na rin na isagawa noon at natin ipagpatuloy. Kagaya nga ng pinag-uusapan natin sa agriculture, anong ginawa noon? Sa mga likod ng mga bahay, pwede tayo magkaroon noon. Kung sana napagpatuloy ito ng maliit na vegetable farm, o pwede tayo magkaroon ng maliit na pag-raise ng isda. Ginawa na yan. Yung ang tawag noon ni Mrs. Marcos ay ilusang kabuhayan para sa kalaruan. Maliliit na livelihood programs. At yan na rin ang ating pag-usapan din. Idudugsong natin yung tinatawag natin na human settlements. Nung si Mrs. Marcos ay tinalaga na siya ang governor ng Metro Manila, sabi niya, ganyan din ang naging problema noon.
maliliit na mga komunidad na tinatawag na squatter colonies. Nakita niya yung nangyari sa Tondo, nakita niya yung nangyari sa saan-saan. Kaya anong inisip niya? Magtayo tayo ng kung saan man sila naroon, doon na mismo tayo magtayo ng kanilang tirahan. Sapagkat marami sa kanila ay nagtatrabaho dito sa Maynila para hindi sila congested. Anong tinayo niya? Bah, naku, first class na mga condominium. Yung mga bliss housing. Anong tawag yan? 5,485 condominium rooms ang natayo sa buong Metro Manila. Yang mga bliss na yan. Bakit bliss ang tawag? Ito ang pangalan. Bliss. B-L-L-I-S-S. Bagong lipunan sapagkat yan yung new society na itinalaga na nag-martial law. Anong ibig sabihin ng SS? Bagong lipunan, sites and services. Sites, ang ibig sabihin doon mismo kung saan na nakatira itong mga informal settlers na ito, doon mismo sa site na yan, patatayuan sila ng kanikanilang mga tirahan. Services, yan na ang kompleto ng human settlement. Water, power, food, clothing, shelter, livelihood, recreation, education, medical services, nutrition, kasama na yung balance of ecology, justice, at yung infrastructure. Biruin na yan, 11 basic services to complete a human community. Bakit human community? Hindi ka lang basta magpapatayo ng bahay. Kailangan yung taong titira dyan at yung mga kumpul-kumpul na tao, isang komunidad, isang barangay na maaari silang mabuhay by themselves. Anong ibig sabihin nun? Yan na nga. Water, power, food, clothing, shelter, livelihood. Nakuulitin ko na naman para talagang memoryado ko. Bakit hindi ko mamemorya? Napakaganda kasi. Yan ang tinayo na ni Mrs. Marcos noon. Anong ginawa? Pagkatapos ng 86, diba? Binili ang mga kondominium na yan. Alam niyo isang lugar dyan sa May Guadalupe, napakagandang lokasyon. Tingnan ninyo kung ano meron dyan ngayon. Mga mall, mga kondominium ng mga mayayaman, at ilan na lang ang natitira ng mga bliss housing. Halos wala na sa dinami-dami ng tinayo. Yun ang mga ginawa ni Mrs. Marcos noon. Kaya kung titingnan talaga natin, babalikan natin na yung mga nasa gawa na noon, hindi na natin mapagpapatuloy. Ngunit, maliban dyan, yung mga hindi nga magkasya dyan sa mga bliss na yan, na yan ang dagat-dagatan housing project, na yan yung sa Dasmariñas, sa medyo ano, at gumawa at tayo lang ang unang-unang nagtayo ng light railway system sa buong Southeast Asian region. Sapagkat nakita na ni Mrs. Marcos na ang problema natin, transport, hindi naman lahat na nagtatrabaho may sasakyan. Kulang ang ating mga jeep, kulang din ang mga bus, at yan makakatraffic lang. Ngunit, kung meron tayong light railway system, yan makakaikot na sa buong Maynila. Alam ba ninyo yung original design yan? Para yung clover leaf. Umiikot yan parang bulaklak. Umiikot yan at umiikot na apat na beses. Merong central station sa gitna. Kaya kung saan ka mang gustong pumunta, pwede ka makaabot dyan kasi doon ka lang sa central station. Yan sana ang design na yan. Wala yung LRT dyan na nagpaano ng EDSA. EDSA is supposed to be a 10-lane highway. Nilagyan nila ng dyan sa gitna. Kaya ngayon makikita yung ang laki-laki ng pinaglalagyan ng LRT sa ilalim. Anong meron? Nandyan yung comfort room ng mga sundalo, ng mga pulis. Nandyan yung paradahan ng mga sasakyan ng mga pulis. Meron dyan yung para first aid. Meron sari-sari yung mga gusali na nilagyan dyan. Walang kabuluhan at sayang yung space. Kaya ang EDSA skip. Because that's supposed to be parang yung sa America freeway. Sa Amerika, kung natitingin sa mga retrato o yung mga nakapasyal na doon, kahit na sa mga images na nakikita niyo sa sine, makikita niyo sa mga pinapanood natin ng mga sine, yung tinatawag na freeway, wala dyan sa gitna. Talagang lahat dyan, walang stoplight. Dire-diretso. Kung kailangan kang lumiko, merong iikutan ka sa labas, sa tabi, para makapunta ka sa kabila, para makapunta ka doon sa kaliwa, sa kanan. Ganon ang design. At si Mrs. Marcos ang unang nakaisip niya sapagkat nung governor siya ng Metro Manila, naisip nga niya, ano ba yan? Magpapag-problema tayo sa transportasyon. Balikan naman natin, ito talagang ating pinag-uusapan. Anong gagawin natin ngayon? Ang dami na sanang natayo at nagawa ng panahon na yon. Kagaya ngayon, senior citizens hindi pwede lumabas at lahat. Alam ba ninyo, ang parating sinasabi ng ginawa ni Mrs. Marcos ang Cultural Center of the Philippines, hindi yan ang unang ginawa niya. Ang unang tinayo ni Mrs. Marcos ay dalawang napakalaki, Home for the Aged, yung Golden Acres, ganun ang pangalan. Yan yung mga matatanda na wala na nag-aalaga sa kanila, na wala na pupuntahan. Meron silang tirahan dyan sa Golden Acres. Katabi niyan, yung orphanage. Yan naman. Bakit?
sapagkat alam niya sa psychology, ang mga lola at mga lolo, maganda ang kanilang psychological at emotional at intellectual interaction, yung tinatawag na magandang vibes between the elderly and the grandchildren. Kaya pinagtabi niya yan, yan ang unang-una niyang ginawa. At naisip din niya, maliban dyan, yung magtayo ng cultural center, sapagkat ang dami nating kagalingan, nakatutubong kagalingan ng ating mga kababayan. Hindi ko in culture and in art, ang dami natin maipapakita sa buong mundo. Kaya sabi nga niya, sa gitna ng ating kahirapan, kagaya na nangyayari sa atin ngayon, sa gitna ng ating paghihirap, meron tayong pwedeng ilabas. The creative powers of our mind, the creativity, which is the highest level of excellence of any human being. Kung kayo nakakapagkanta, nakakaawit, kayo nakakagawa ng mga paintings, mga sculpture, yan ang kanyang sinasabi, pwede tayong magkaroon ng sanctuary of the Filipino spirit. Yan yung cultural center. Maliban...